Yo, what is up? Kumusta kayo lahat? Rhand Rhelle Hustle, kung di nyo pa alam. Welcome sa unang episode ng Sneaker Shopping. Para sa unang guest natin, kilala nyo na kung sino to. Award-winning musician, isang magaling na businessman, at undefeated siya sa flip-top price tag. Kumusta mga bro? Kumusta brother? Welcome sa show. Welcome sa shop. Thank you. Tingnan natin kung ano mga mabibili niya ngayong gabi. Tara, let's go. Price, umpisaan natin. 8 years ago, nilabas niyo nila Marco BMG. Tiny Montana yung kanta niyong Millionaire. Natatandaan mo ba ba? Oo, tagal na yun. Sobrang tagal yun. I think, isa yun sa mga naunang music video na nagawa namin. Sa kantang yun, minamanifest niyo yung pagiging milyonaryo. Fast forward ngayon, I'm sure lahat kayo milyonaryo na. Inumpisaan mo siya ng minamanifest mo yung mamahaling sapato. Mamahaling sapatos, damit, bagong auto, tambayan ko, Metro Bank. Bangko di oro. May specific na sapatos ka ba iniisip nung sinusulat mo yung lyrics na yun? Wala, pero yung time na yun, wala pa tayong pera. So basta gusto mo lang magkaroon ng mamahaling sapatos? Yun, kahit sino naman eh. Gusto rin, dream yun, lahat ng mga mahilig sapatos. Diba? Yung pagtitinginan, sapatos mo, sapatos yan. So, ayan. Magkano yung pinakamahal na ginastos mo para sa sapatos? Single pair. Single shopping. Pwede multiple, yeah. Pero yung isang checkout. Send check out 100 yeah, mga ganyan. Mga ganung range. Yeah. Sa tingin ko mabibit nating record na yan ng gabi. Tingin mo? Sana wag. Pero tingnan natin. Tingnan natin. Itong buong wall na to meron tong 420 na sapatos. Tingnan natin baka may mga mapili ka dito. Umpisa natin dito sa mga Jordan 1 lows. Meron bang pumupukaw ng attention mo dito? Na gusto mong i-uwi ngayon? Actually, marami rin ako dito siya. Yung iba nga ginagamit na rin ng kapatid ko kasi once or twice ko lang kagamit. So, fan din ako ng lows, lalo na pag, alam mo yung papasok ka sa basketball game. Naka-lows ka lang muna sa babalit na panlaro. Sobrang ganyan kasi, tsaka sobrang sarap dalhin. Kahit sino naman, kahit yung mga player na nakakilala ko. Tsaka ang daling bagayan. Ang daling bagayan. Pero kung ako, tatanungin, ito yung nahanap ko. Voodoo. Sneaker of the year, sabi para nila. Para sa'yo. Para sa na hindi ganun kahit. Na hindi siya Travis Scott, hindi siya ano, pero... Pero may pagka-Travis vibe siya. Meron. Actually, kung ako tatanungin, mas maganda siya Travis Scott. Kung kay Travis Scott to napunta, mas mukhang mahal to. Well, nakuha ni Zion. Buti na lang hindi. Ito yung gusto kong kunin. Add to cart na. Add na natin to. Size 10. Voodoo. Tayo sa next section, mga mids. Itong mids, medyo hini-hate to ng tao sa internet eh. Sa tingin mo ba deserve na itong sapatos na to na kahatean? Well, hindi na para mag-hate eh. Mag-appreciate na lang kasi ginawa naman ito ng Nike tsaka ng Jordan. Isa sa mga reason bakit hini-hate nila yung mid kasi hindi raw ito sinuot ni Jordan. Tapos parang copycat daw siya ng Jordan 1 Nike. Tapos yung iba naman parang naikibanwago na lang kasi maraming hate sa internet. Yeah. Parang, sige, ayoko na rin isuot yan. Nauso lang talaga sa mundo minsan yung may mga nag-hate. Naikiride lang. Pagka may isang daan na nagsabing pangit yan. Pwedeng sabihin yung susunod na 200 pangit yan. Pero well, maganda naman siya eh. Pag nilagyan mo ng Travis Scott dyan, nag-hype, bibilhin. Parang sa buhay, para pag successful ka na, yung mga nag-hate sa'yo, mawawala lahat yung mga yan. Mag-convert to fan na. Mismo, ganun ang buhay eh. Simple lang naman ang buhay. Kung ayaw mo, huwag mong bilhin. Kung gusto mo, bilhin mo. So, hindi sa buhay. Kung ayaw mo yung tao, may problema ka sa kanya. Kung tingin mo, hindi. Ano, huwag mo na eh. Ganun lang. Ngayon ba meron kang natitripan na idagdag na dunks sa collection mo? Sa ngayon, magpapasok mo na. Maganda siya ngayon, tsaka uso ngayon ang dunks. So parang yung dunks, dati wala rin naman masyado bumibili. So ngayon, halos karamihan gusto ng dunks. Especially yung Panda, maraming bumibili. Diba? So ayun yung sinasabi ko na hindi talaga, hindi mo masabi ang panahon. Bakit
ginagawa pa rin siya ng ginagawa. Same din sa buhay. May mga tao na hindi tumigil kahit ang dami nung pinapato sa yung matikos or marami nag i-hate sa'yo. So, pag dumating yung time mo, kung hindi ka tumigil, ikaw yung panalo. Time ng dunks ngayon eh. O kaya naglalabas na naglalabas si Nike. Naglalabas. Well, napakaganda naman talaga ng dunks. Especially yung mga kulang. Pero this time, sa ngayon siguro pasok. Task ka muna. Wala akong Nike. Dito tayo ngayon sa Jordan 1 Highs. First time kita nakitang mag-Jordan 1 High nung battle mo kay MG. Yeah, oo. Parang bread ba yung suot mo nun? Flyknit. Nakita rin kita nung nag-perform ka sa Wish. Ito naman suot mo, bread na patent. Mahilig ka talaga sa black and red na combination. Oo, kasi yun yung OG ng Jordan. So mahilig talaga ako kumulik ng mga OG. OG fairly, colorways. Oo, mga OG colorways. Yung mga sinuot niya sa playoffs. Nakita ko rin, meron kang Raging Bull na Jordan 5. Raging Bull, Jordan 5 yan. Ito, black and red na color combination. So, ito yung ano, ito yung pinapaborito ko na Jordan na ever since nung bata pa lang ako. Meron akong ganito dati, ginagamit na nabili, pero yun, nabili ko sa Cartemar yun. From Cartemar. Nabili ko yung ganito ko sa Jordan Manila, I think. Oh, yun. Tapos, yun, lalabas nga raw to. Hindi ko talaga pinakawalan. Para may post ka sa Facebook. Tapos naka Jordan 4 na Fire Red kaya. Fire Red, yun. Yung Jordan Fire Red naman na yun, isa rin siya sa mga favorite ko. Pero ito yung number 1 para sa number 2 yun. At meron din akong gano'n na nabili ko lang rin sa carpet, sa retro. So yung mga binibili mo dati sa Cartemar, binibili ko na ngayon. Ngayon yung una mga tinarget mo bilhin. Yes. Sobrang alagang-alaga ako sa pair ko na gano'n ko. So, masasabi mo ito yung pinaka-paborito mong sneaker. Yeah. Apol. Nike Cortez at Nike Air Force 1, dalawa sa mga pinaka-basic, pinaka-classic na sapatos ng Nike. Unahin natin Nike Cortez. Mm-hmm. Kino-consider to ng ilan na isa sa mga pinaka-gangster na sapatos ng Nike. Price bilang isang rapper na kilala sa gangsta rap at alam ko early days ng career mo, naging part ka rin ng mga gang. Nakapagsuot ka rin ba ng Nike Cortez? Nag-Cortez ako, I think, high school. Siyempre, pag gangster ka rin ng Cortez. Parang part ng uniform dati. Part yun ng, ano, ng culture, ng gang culture. Mm-hmm. Pero ngayon, nagsusuot ka pa ba ng Cortez? Ngayon, hindi na. Kasi siyempre, nagka-edad na tayo. Mm-hmm. Iba na yung fashion ngayon. Ah. Siyempre, pinagdaanan ko yun eh. Parang, yung sapatos kasi parang pinagdadaanan mo yun na buhay. Like, dati, from Cortez. Mm-hmm. Dahil sa gang life, ngayon, kung nung umayos kahit pa paano yung buhay ko, gusto ko mag-iba rin yung fashion ko, mag-ibili sa mga, alam mo yun, dati talaga wala akong sa fashion. So, dahil nagkaroon ako sa sarili kong brand, yung Villainware, naging aware ako na kailangan yung owner, kailangan maganda yung, kumbaga, dress style ka palagi. So, tumitayar ng lahat. So, dati, t-shirt lang ako, okay na, shorts, then upsider pa nga minsan, tapos, polo shirt, okay na ako eh. Pag nag-hip hop lang ako, pag may event, nag-iba ako ng pananamit. Pero before, talaga yun. Cortez. White plain t-shirt, kalbo, nakita, bling. Magpapas ka muna sa Cortez. Sa Cortez, hindi ko na talaga kaya ang dalhin yan. Unless kung kalbo ako tulad din dati. Lalpas ako sa Cortez. Next natin, Nike Air Force 1. Madalas kang order sa amin, Nike Air Force 1. Parang every 2 to 3 months, kailangan mo ng fresh pair. Anong meron sa Nike Air Force 1? Triple white. Sobrang dali niyang dalhin. Sobrang, ang dali niyang, alam mo yun, kahit anong suotin mo, anong kulay na suot mo. Bagay sa lahat. Sobrang gustong-gusto ko Air Force 1. Kahit naka-shorts ka, naka-pantalon, naka-pang-decente ka, or naka-pang-hip-hop ka, madaling-dali yung Air Force 1. Pero pag may music video ka, kailangan fresh pair. Fresh pair. Pero yung mga pwede pang magamit na Air Force 1s ko, binibigay ko sa mga homies ko na, oh, Air Force 1. Seven. Pag nakita nila, wala pa talaga masyado, wala talagang tama masyado, dumi lang. Ay, malinis pa to, sabi ko, linisan mo. Bibili ng bago. Yeah, at least, diba, nagagamit ng mga kaibigan mo, mga friends ko na, may mga homies pa rin ako na nasa streets ko. Minsan, may mga ibang tropa kong kalalaya, wala sapatos, diba? Kasi Air Force 1s ko. So, at least napapakanabangan nila. Ewan ko bakit yung Air Force 1 kailangan fresh na fresh siya para pag dinadala. Iba yung kapangyarihan nila na nabibigay sa'yo. Parang ang pogi ko kahit hindi. So, syempre, kukuha ako nito.
Isang 10, size 10. Nike Air Force 1, size 10. Nandito tayo sa part ng Adidas Yeezy. Napansin ko naka Yeezy 350 ka ngayon. Parang first time ko lang makita naka Yeezy ngayon. Nag-Yeezy rin naman ako. Meron ako yung parang yung red yung... Black and red. Parang breads ba yun, Yeezy, yung black and red. Meron akong ganun. Pero second hand yun, nabili ko sa... Pakilala ko kasi sabi nga nila, wala na daw talaga mabibili na brand yun. Hirap na rin yung hanap na. So meron akong ganun. Hindi ko maalala kung naiwan ko sa bahay ng girlfriend ko yun. O nasa... sapatos ang ko. Kasi may mga sapatos din ako sa bahay ng girlfriend ko na nagre-reklamo na rin siya ba't ang dami nakatampak. Umabot na yung mga sapatos mo doon. Ang dami ko na rin sapatos sa bahay na nagre-reklamo na rin siya dahil sobrang kalat daw. Karton dito, karton doon. Well, pag na, siguro pag napatayo ko yung bahay ko, doon ko yung display lahat. Pag napatayo ko na, maybe next year or next year. Meron din ako, meron pa akong Yeezy nisa. Hindi lang ako familiar sa mga code ng sapatos ng Yeezy, but yung number. Naregaluhan din ako ni Big Boy Chang ng mga Yeezy. So, shoutout pala kay Big Boy Chang, Boss Big. Shoutout sa'yo, Boss Big. Bakit mo nagustuhan yung Yeezy? Dahil ba sa comfort niya or sa itsura niya? Nagigets ko yung hype. Pero nandun pa rin ako sa komportable ako. Sa comfort. At saka yung kumbabagay naman talaga sa akin. Magmamahal to. Mawawala na si Kanye sa Adidas. LeBron James or Kobe Bryant? Sa basketball o sa sapatos. Player muna tayo as an athlete. Sobrang fan ako ni LeBron eh. Sobrang fan ako ni LeBron. Si Kobe, one of the greatest para sa akin. Kung teammate ko silang dalawa, ang huling titira. Kanino mo ipapasa? Ibibigay ko kay Kobe. Alam ko, parehas mo sinusuot yung sapatos nila. Nakikita ko, naglalaro ka gamit yung Kobe 6 na Grinch, Kobe 5 na Bruce Lee. Bruce Lee, yeah. Ngayon ba, mas prefer mo na yung sapatos ni Kobe kaysa kay LeBron? Nung panahon noon, yung nasa La Union ako, mga naglalaro ako, bumibili ako ng mga LeBron sa okay-okay. Mas maka-LeBron ka dati? Oo, kasi yung LeBron, pag gamit mo, binibigyan ka ng height eh. Medyo tumataas ka at the same time. Noon na yung mga design niya. Pag tumatanda ka, mas gusto mo yung komportable sa sapatos eh. Napaka-komportable ng Kobe. Pero ngayon, eto LeBron 20, medyo lumalapit na siya sa mga Kobe's. So, ma-consider mo bang bumalik sa LeBron na sapatos ngayon? Tatry ko to. Add to cart? Add to cart. Size 10? Yes. Mukhang feeling ko komportable siya. May kaibigan ako na si Max Amonte ng MPBL. Nakaganito na siya. Nakaganyan na rin. Sabi niya napaka-comfortable daw. At mahilig sa Kobe yun. So sabi niya parang Kobe rin daw. So gusto ko siyang itry ngayon. Size 10 time machine. Balikan lang natin early days mo sa FlipTab. May nakita kasi ang post mo dati sa Facebook. May pinost ka yung sapatos mo na LeBron 9 South Beach. Parang pinost mo siya kasi nasira na siya after kay panalo nung dalawang laban mo sa FlipTab. Naalala mo pa ba yung sapatos? Oo, yung kulay pink Kisintas. Sinabi na class pink Kisintas mo. Yeah. Bukod sa LeBron 9, ano pa yung sinusuot mo kapag may battle ka? Kasi kadalasan, yung mga nanonood sa YouTube lang, nakikita nila yung kung ano yung suot mo pang itaas eh. Pero yung kung ano suot mo pang ibaba, pants pati sapatos, hindi nakikita na yun. Hindi ko maalala yung iba. Pero ang naalala ko, meron akong sinuot na Lakers na, yung laban namin ni Abra, parang Lakers na. Urachi. Meron ako nun. Tapos, nagsuot din ako ng South Beach na yung dalawang laban ko yun. And yung laban ko si Batas, I think, Lakos ata, so yun na siya sapatos. Yun lang yung mga naalala ko, tsaka yung makagago. Jordan 1. Flyknit brand eh. Yeah. Wala pa tayong pera nun. Price, nandito tayo sa section na puro mga collab na sapatos. Karamihan dito mga collab. As an artist, pati brand owner, ano sa tingin mo yung importance or kahalagahan ng paikipag-collab sa iba? Collaboration para sa akin, healthy yan sa industry kahit saan, kahit sa products or sa music. Dahil yung dun mo makikita yung chemistry ng both artists, both brands,
And syempre, market sa market, alam yung unity, doon ang nangyayari. At yung pagkakaisa, nag-grow siya na nag-grow. Imbis na nagpapataasan ng ego, magsama na lang tayo. Tapos let's make a lot of money. Tapos, mas better ng mga Prada. Susundan tayo ng ibang generation or ibang company na mag-collab din yung iba, mag-collab hanggang sa lahat mag-collab na. So, sobrang ano siya, sobrang healthy siya sa industry. Win-win sa parehas na brand. At saka sa ano ng tao, sa buong humanity. So, parang ganun. So, iba kasi di ba nawawala yung ego, nawawala yung pride. Parehas na magkaibang brand pero nagsama, tapos bibili ng mga tao. Which is napakaganda tingnan. Same din sa music, sa mga artists, kunyari. Wala kang pride, o sige, collab tayo, gawa tayo ng kanta, gagawa ka sa wila ng kanta. Alam mo yun? Healthy yun eh. Kasi sa Amerika nangyayari yun. Mm-hmm. Sa Pilipinas, medyo bihira. Hindi ganun kalaging nangyayari. Pero parang mas open ngayon yung mga artists. Sa ngayon. Ira na to sa mga bata. Itong mga bata ngayon, yung mga younger generation ng music industry, ng hip-hop, alam nila na isa yun sa key para mag-success yung music or mas mapalakas pa nila yung industry ng hip-hop. And natutuwa ako ganun sila mag-isip. Sinong pinaka-paborito mong nakakolab na artist or producer? Sa akin, producer, syempre si Mark. Mark Spence. Pero sa artist, pwede mong hindi sagutin kasi baka may magtampo or... Wala naman. Wala naman. Sa mga nakasama ko, wala namang ganun. Pero syempre, pinaka-favorite ko nakakolab yung sa kala ng buhay ko. Si CLR, syempre. CLR tsaka JP Bale. Silang dalawa. At yung dalawang yun, nagpapasalamat ako doon dahil kundi. Dahil sa kanila, hindi nabigyan ng kulay yung music ko. Naging well-matured din ako dahil kay CLR sa music. Kasi may mga times, yung way nung paano ako mag-rap dati, iba yun. Nakita ko rin yung transition so, from gangsta rap talaga ngayon. Motivational ng mga kante. Si CLR kasi, nakita ko talaga sa kanya yung potential noon pa nung wala pang masyado nakakilala sa kanya. And then, syempre ako kilala nung time na yun. One time nakita ko siya sa High Minds, perform. Gusto kasi panahon si CLR. I'm a fan of CLR nung time na yun. So, yun doon ko nakita sa WC. Tapos kinausap ko siya. Pwede ba tayong gumawa ng kanta sa ginagawa kong album? Nagkaroon kami ng chemistry. Masaya lang kami. Na hindi namin alam. Basta sabi ko, Noy, ito yung gusto kong gawin. Ito yung matagal ko na nasulat na kanta. Sa mga haters ko kasi to eh. Hindi to love song or hindi to ano. Paano mo kaya gagawa ng paraan na maganda yung hook natin ito? Gusto ko ipasok mo ito. Sige, ako bahala. Boom! CLR, let's go! Sa mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap, huwag mo nang tangkain. Ganun. Ang dami ko natutunan sa kanya. Same din as JP Bakalyan. Yung sa mga favorite ko nakakolab. And gusto ko pang gumawa ng kanta ulit kasama si JP. Sila. Iba yung boss ni JP, iba yung kung paano i-deliver yung gusto niyang sabihin, mararamdaman talaga ng mga tao. So yun yung dalawa na favorite kong kakolab, pinapaborito ko. And yung special para sa akin is yung nag-collab kami ni Flo G. Para sa akin si Flo G ang isa pinakamagaling na artist na nakita natin sa Pilipinas. So, na-admire ko yun na may collab ako sa kanya same time. And si Because, sabay yun. Because, yun. When it comes to gangster rap naman, paborito kong kakolab is si Don Pao. Si Don Pao. Kasi penetrate namin na maganda yung kanta namin sa album. Even though di kami nakapaglabas ng music video. Pero yun, still, 2 million views without hook, without music video. Yeah, si Don Pao sa gangster rap. So sila yung mga favorite ko na nakakolab. At saka mga special na nakakolab ko na dadaling ko yun na malaking utang na loob. Meron ka pa bang collab na gusto mangyari? Bukod doon sa sinabi ko, lahat ng yun, na nagpasalamat ako. Iba pa yung dream kong collab eh. Nagawa ko na kasi yun eh. Iba kasi yung favorite mo sa dream mo. Nagawa ko na yung kay Glock 9. So ayun, yung dream ko na collab. And pero ang pinaka-dream ko sana is si Sir Kiko, si Franz Magalona, rest in peace, King of Hip Hop. And syempre, yung isang King of Hip Hop na hanggang ngayon is the living legend. Nandito pa si Andrew. Pag nagkaroon ako ng collab kay Andrew, I'm good. Yan lang naman so, sa parang ayun yung pinaka-final goal mo na hindi naman totally goal, pero it's my dream. Alam mo yun, panaginip or dream o gusto mong inaasam mo. So, ganun kahirap siya abutin. Pero nagkakausap kami ni Andrew E. Personal, kilala niya ako. Alam niya yung ginagawa ko, nagkakausap kami. Pero ayoko kasi yung Pedro. Alam mo yun, gusto ko Tom Rhymes na parang kulitin o ano. Pero huwag na, syempre gusto ko rin i-keep yung maiintindihan ko kung hindi pwede. At alam mo yun, alam ko rin yung boundaries ko kung paano ko siya kausapin when it comes to that.
aspect when it comes to music. Dito sa wall na to ng mga collaboration, meron ka bang gustong idagdag sa art mo? Sa akin, hindi talaga ako mahilig sa Travis Scott, pero meron ako nito. Kasi gusto ko lang siya, kasi gusto ko lang... yung colorway, hindi tayo Travis Scott. Yeah, colorway, at the same time, gusto ko lang matry bakit siya mahal. Mm-hmm. Pero hindi ko siya binili. May tinrade akong tatlong sapatos para makuha to. Ano ko niyan, ito, okay din siya, pero ang curious ako nung wala pa ako, is ito. Kailangan ko siya kasi sa photoshoot ng ano ko eh. Makakalabas yung... Oo, so lalabas yung bagong design na Villeneuve. So, yeah, ito, isa. Dito naman, sa downs, ito, may mga collab din. Pero parang hindi siya ganun babagay sa akin yung iba. Downs, ito, Air Max din ako dati, I think, once. So, dito, ito, gusto ko siya suotin kasi simple pero yung angas niya lumulutang eh. So, ayun, isa to, size 10 din. Itong Supreme, ito, gustong-gusto ko rin itong design na to kasi sobrang simple. Simple lang. At may Supreme lang dito, pero hindi ko siya bibilin ngayon. Dito ako nagagandahan. Talaga, kanina ko pa ito tinitignan. Ayan o, we the best. So, kilala nyo na ako sino may-ari nito. DJ Khaled. So, ito. Ito, gusto ko ito. Anong mas mukhang mamahalin sa dalawa? Okay. Sige, pagtatabihin natin ha. Ngayon pipikit ako. Disregard mo yung pangalan muna. Okay. Ito, hindi to kay DJ Khaled. Hindi rin kay Travis Scott. Hindi to kay Travis Scott. Mas mahal to. Kung titingnan. Oo. Pero dahil Travis Scott siya, mas mahal siya. Siyempre, pag binitawang ko to, manghihinayang ka kasi bibilhin ko to ngayon sa'yo. Manghihinayang ka. Baka magalit ka sa akin. Huwag na, kunin na natin ito. Pinalabas ko na lahat ng na-add to cart mo. So far, meron kang 6 pairs. Sa okay din pala. Oo, okay din pala. Pag nagjo-Jordan ka, gusto mo ba hindi masyado nag-crease o gusto mo kini-crease siya? Sa akin, kung mapanatili ko malinis talaga, walang crease. Mas gusto ko yun, syempre mas fresh, mas okay. So yun, yun para sa akin. Yung iba kasi daw parang gusto nila may crease or something. Amen. Pero sa akin, mas possible kung mapanatili ko siyang masuot siya ng 5 times a month, twice a month. Para mag-preserve lang. Oo. Lalo na ito, magmamahal na ito. At the end of the day, syempre, wala ka na mahanapan ng ganito eh. So dapat, hindi mo siya masyadong binubugbog, pero nagagamit mo siya madalas din kahit papano. Naya-apak-apak mo siya para hindi siya nasisira. Huling tanong ko nalang siguro, sa lahat ng struggle na pinagdaanan mo, habang lumalaki ka, at sa dami ng sapatos mo na, ngayon may 6 pandaragdag, gugustuhin mo bang ipasuot sa ibang tao yung sapatos mo para maranasan din nila yung mga pinagdaanan mo or gugustuhin mo na lang na ipagdamot yung sapatos mo para hindi nila maranasan yung struggle, yung pait nung nakaraan na mga pinagdaanan mo? Yung pinagdaanan ko kasi hindi biro. Alam ko naman sa sarili ko yun. Hindi ko kailangan itong gawin or sabihin para sabihin na, oy, cool. Kasi may mga tao magpapatunay kung saan talaga lang ako galing. Kung ano yung pinagdaanan ko, kung saan ako napadpad, punta, nag-less ako, yung nag-struggle ako sa buhay, hanggang sa nagkaanak ako, hanggang sa nagka-problema sa buhay, hanggang sa bumalik ng Maynila, hanggang sa nagtrabaho ako saan-saan, naging dishwasher ako, naging car wash boy, umabot pa ako sa nagtagapulot ng bola sa hospital, yung tennis court ng mga doktor para may ma-sideline lang. Na-try ko na rin mangisda sa dagat, kumukuha kami ng mga gilis, kung sa Ilocano tawag dun Monamon. Sinasabi ko to dahil sa mga katulad ko na napagdaanan yun, na pwede tayo magbago. Isa ako sa magandang halimbawa ng pagbabago na kahit doon ka galing, kaya mo pa rin magbago, kaya mo linisin pangalan mo. Ako, natural nangyari sa buhay ko yun. Wala kang choice. Walang plan B. Yun lang talaga yung plan. Yun, pag pumalpak yung plan A ko na yun at may nangyari sa akin, masama, wala nang mangyayari sa buhay ko.
Pero sa ngayon, hindi ko pa naman masasabi na napaka-perfecto ng buhay ko kasi sa ngayon, lahat ng ginagawa ko na to is nagsisimula pa lang ako. Marami pa akong dapat gawin sa music, sa business, sa career ko. So kung ipapasa ko to siguro, hindi sa pagdadamot ko sa iba, pero sa anak ko na lang. Kasi ando dun yung code na makikita ng anak ko, ah, ganito pala si daddy niya. Yung pinaghirapan, yung struggle. Kapag yun nakakuha niya at na-adapt niya at naramdaman niya, Magiging matibay din siya. At makikita niya yung code na sinasabi ko na ganito pala yung buhay, ito yung dapat gawin. So balang araw, lahat ng sapatos na mga binili mo, siya na rin magmamana. Malamang, oo, yung mga na-college. At bukod doon, siguro, yung iba dyan, baka magamit niya o hindi. Pero at least, di ba, makikita niya na yan na nagkaganito si Pop, si Daddy ng may ganito kami college. Kasi tatago ko lahat yung mga yan. Tatago ko lahat. So ayun, doon ko siya tinitignan. Makakabuti na mahal. Walang pang bayad dyan. Bali, total nyo, boss, 195,500. 100? 195,500. 195. 1. 9. 2-9. 2-5. Okay na ba yun? Eto, boss, change. Hindi, ganun. Price, brother, maraming salamat sa maagang pamasko sa amin. Salamat, Rhand. Next year, shopping ka ba ulit? Malamang. Lagi naman eh, pagka ano, pupunta ako dito. Kita-kits tayo next year. Salamat. Supportahan niyo Rhand Rhelle dito sa Gateway Cubao. Sa lahat ng mga sneakerheads dyan, sa lahat ng mga gusto magkaroon ng mga fresh kicks, Rhand Rhelle dito sa Cubao, Gateway. Yes, sir.